umaka sa nalabi ng kanyang mga binhi, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Saan si Satanas nagagalit? Ang Satanas, doon siya nagagalit sa babae at sa nalabi ng kanyang mga binhi na which keep the commandments of God. Ang ating napapansin dito, ang tunay pala na iglesia, mayroong tungkulin, no? Ibigin niya ang Panginoon niyang Diyos at magsisilakad sa kanyang mga daan at susundin ang kautusan, sapagkat ang tunay na iglesia, sumusunod pala ito sa utos ng Diyos. Pag mayroong iglesia na walang kautos, hindi na sumusunod sa 10 utos ng Diyos, tandaan mo, hindi iyan belong sa true church. Sapagkat ang tunay na iglesia na kung saan si Satanas nagagalit, ay nagagalit siya sa babae, oh, at ang nalabi ng kanyang mga binhi, no, ang nalabi ng kanyang binhi. Ang seeds dito ay seed ay singular, sapagkat ang binhi na tinutukoy dito ay si Jesus Christ, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Ating pag-aralan dito, dalawang pagkakilanlan, paano natin kilalanin ang tunay na iglesia? Now, ating titingnan ngayon, paano ba pinakilala sapagkat maraming iglesia na nag-aangkin na silang tunay? At alam ninyo sa ang ating Christian religion ngayon, umabot na tayo ng 3,000, walang isang iglesia out of 3,000 na hindi nila inaangkin na hindi sila totoo. Sapagkat pagsasabihin nilang hindi sila totoo, lahat ng mga membro diyan mag-aalisan. Pero ang ating ang iglesia dito sa chapter 12 na ating pag-aralan, paano ba natin ito makikilala na ito ang tunay na iglesia? Okay, ito yung tinutukoy sa chapter 12. Kung ating babasahin ang aklat ng mga gawa, City 38. Ang chapter na ito, si Esteban tumatayo siya sa harap ng mga Sanhedrin, no, sa Supreme Court ng Israel. At ito yung patutuo ni Esteban patungkol sa iglesia. No, ano ang tawag niya sa true church? No, sabi niya dito, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, ha? Na kasama ang anghel na nagsasalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ng ating mga magulang at siyang nagsisitupad ng mga utos at nagsisitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. No? Ang tunay na iglesia, tinatawag ito sa Biblia sa gawa na iglesia sa ilang. No? The church in the wilderness. At alam ninyo, ito yung iglesia sa ilang ay kasama ng anghel nagsasalita sa bundok ng Sinai, kasama ng ating mga magulang na silang nagsisitanggap sa aral ng buhay upang ibinibigay sa atin. So ang tunay na iglesia, nakatanggap, umakyat ito sa bundok ng Sinai at siya yung tumanggap sa Ten Commandments. No? Kaya nga, pag ating kilalanin itong true church, ang kanyang origin, the origin of this church, ay tumanggap sila sa tumanggap sila ng Ten Commandments sa bundok ng Sinai. At sabi niya, kasama ng ating magulang nagsisitanggap sa aral ng buhay upang ibigay sa atin. Sinong may sabi? Si Esteban. Kaya nga, ibinigay sa atin, New Testament yan ang ating nababasa, na ang patutuo na Esteban, yung Ten Commandments na tinanggap nila sa bundok ng Sinai, tinanggap ito yung aral na buhay ibinigay sa atin. So ang tunay na iglesia, tinatawag silang iglesia sa ilang at tinanggap nila ang utos ng Diyos sa Sinai. O at itong aral na ito, ang Ten Commandments, tinatawag ito na aral, mga aral ng buhay at ibinigay ngayon sa atin. So from Old Testament church hanggang sa New Testament church, isa pa rin ang aral sa tunay na iglesia. No? Sapagkat ang tinanggap nila sa Sinai, ito yung aral na buhay. Now, dito ang pangalawang pagkakilanlan natin. No? Iba naman ang pagkakilanlan sa iglesyang ito sa aklat ng Hebreo. Pag ating babasahin itong Hebreo 12, 22 at saka 23.
si Apostol Pablo ang may sulat dito, datapwat, nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon. Ang bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa di mabilang na hukbo ng mga anghel. At sa pangkalahatang pulong sa iglesia ng mga panganay nangangatala sa langit. Mayroon na naman, kanina iglesia sa ilang, ngayon binabanggit na naman dito na ang pangkalahatang pulong iglesia ng mga panganay nangangatala sa langit. Medyo matindi ito. Kanina, ang unang iglesia na sa ilang, tinatanggap nila yung Ten Commandments. Pero ito yung description sa true church, no? Dito naman at dito yung ano niya, datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon. Ang Siyon ay referring ito sa ng Diyos sa langit. Ang bayan ng Diyos na buhay sa Jerusalem sa kalangitan. Habang tayo nanalangin, lalapit tayo sa bundok ng Siyon sa langit. At sa di mabilang na hukbo ng mga anghel. Pero napapansin ninyo sa 23, ang pangkahalahatang pulong, no? Ito yung iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit. Iglesyang panganay siya at ang iglesyang ito na-record sa langit sapagkat ito yung true church. Oh, at sa Diyos ng hukom sa lahat, sa espiritu ng taong ganap sa ikasasakdal. No, ating kilalanin itong iglesyang panganay. Sapagkat ang iglesyang panganay, ating matutunan nito na sino ba itong iglesyang panganay, sino itong iglesia sa ilang? Bagamat dalawa ang description sa Biblia, isa lang ang kahulugan niyan. Kasi yung iglesyang sa ilang na tumatanggap ng Ten Commandments, the same group sa iglesyang panganay. Ating babasahin ito, sino ba yung anak ng panganay ng Panginoon? Kung ating babasahin ang Exodo 4:22, iyong salitain kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Now, napapansin ninyo, kung mayroong true church sa binabanggit sa Apokalipsis 12, ay yung true church dyan ay binabanggit dyan ay ang iglesia o ang bansang Israel. Now, napapansin ninyo dyan ang babae, nagmanganganak siya, o nanganganak siya o naglilebor siya para manganak ang kanyang anak lalaki, no? Sapagkat sa bansang Israel lumabas ang tagapagligtas. Ating pagtitingnan ngayon, ating pag-aralan, ano ba ang kahigitan ng mga Israelita? Ano? Ito yung sulat ni Apostol Pablo sa Roma 1:3, 1 at 2. Ano nga ang kahigitan ng mga Hudyo? No, ano ang lamang niya sa mga Gentiles? No? Ano ang pakinabang sa pagtutuli? Kasi sila yung descendant na nagkakaroon ng circumcision mula pa sa kay Abraham. Sabi ni Apostol Pablo, marami sa anumang paraan, una sa lahat ipinagkatiwala sa kanila ang aral ng Diyos. Ano ba ang kahigitan ng mga Hudyo sa mga Gentiles? Sabi ni Apostol Pablo, marami. Marami lamang ang mga Israelita sa mga Gentiles. Sapagkat sa kanila, una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang aral ng Diyos. No, mapapansin ninyo, bakit sa kanino bang bansa ipinagkatiwala ang kanyang salita? Napapansin ninyo yung Biblia. Hawak ko ngayon itong Bible. Pero pag titingnan ninyo ang lahat na sumusulat sa Biblia, walang iba kundi Israelita. No? Ang ating Biblia, mayroon siyang 40 authors at 66 books. Pero lahat ng sumusulat dito, walang sumusulat na mga Gentiles. At mapapansin ninyo, at kanila pinagkatiwala sapagkat ang Israel, siya yung unang iglesia, at ipinagkatiwala sa kanila ang aral ng Diyos. No? Mapapansin ninyo, at sa 9, sa sulat ni Apostol Pablo sa 9:4, napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkakupkup ng kaluwalhatian at mga tipan. Na ating natutunan itong tipan, ito yung 10 utos. At ang pagkabigay sa kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos at ang kapangakuan. No? At ang pawang Israelita lang daw ang
nasa kanila ang pagkakupkup kasi sila yung unang iglesia na pinipili ng Panginoon. At ang pagkabigay sa tipan, no, kaluwalhatian at ang mga tipan, at pagkabigay sa kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos at sa kapangakuan. Nasa kanila, sa 5, nasa kanila nagmula, sa kanilang mga magulang at sa kanila nagmula ang Kristo. Ayon sa laman na silang na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. No, napapansin ba ninyo na ang babae nagbubuntis siya na at siya nanganganak ng batang lalaki at yung batang lalaki mayroon pamamahalaan niya ang buong mundo sa rad na bakal at yung bata dinala sa langit. Ito yung isang ito yung isang larawan na ang iglesia mayroong misaya na darating na nagmula sa kanila ang Kristo na tagapagligtas sa buong sansinukob. No, napapansin ninyo, ito yung simbolo sa ating pinag-aralan ngayon sa Revelation 12. Kaya nga binabanggit sa Juan 4:22, sinasamba ninyo ito yung kapitulo na kung saan si Jesus Christ doon sa balon sa ni Jacob, kausap niya yung Samaritan woman at habang sila nagkausap, sabi ni Jesus, ang mas dakila ka pa ba sa aming magulang na si Jacob? Sabi ni Jesus, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan nang gagaling sa mga Hudyo. No? Kaya malinaw yan mga kapatid na ang lahat ng aral ng Panginoon binigayan niya sa kanyang iglesia. Na lahat ng ang Kristo nagmula sa kanila, pinagkatiwala ang aral, doon din sa kanila binibigay ang kautusan ng Panginoon sapagkat sila ang sinisimbuluhan na iglesia sa chapter 12. Na? Mapapansin ninyo, at kahit sa New Testament ay itinayo ng Panginoon ang iglesia. Na? Kahit sa New Testament at sa panahon sa New Testament, si Pedro, you Pedro, you Petra, I will build upon this, you Petrus, upon this Petra, I will build my church. Sapagkat ang Old Testament ay nahati sa dalawa ang kanyang iglesia. No, throughout the ages, mayroong nire-raise up ang Panginoon na tinatawag niyang the remnant church. Pagtitingnan ninyo sa kasaysayan sa Biblia, ang iglesia niya palagi yang corrupted. Throughout generation, ang iglesia ng Panginoon ay hindi sila nagiging banal lahat. At kahit in the circle of 12, mayroong Judas sa kanyang mga alagad. Pero ang tunay na iglesia dito na tinutukoy, ito'y tinatawag na remnant church. Na mamaya ating pag-aralan itong remnant church. Pero ating pag-aralan ngayon, here comes, we study another woman, ating pag-aralan ngayon, ang isang babae, bago natin ipagpatuloy ang pagkakilanlan sa unang iglesia na binabanggit sa chapter 12, no? Mamaya ating pag-aralan yan, pero ating pag-aralan muna itong ikalawang babae. No? Kung ating naunawaan, ang iglesia, ito pala yun, iglesia ito ng Panginoon, tinawagan sila magiging banal. At yung lahat ng tinawagan nilang magiging banal, ito yung tunay niyang iglesia. No? Ating, dito naman, ating pag-aralan itong ikalawang babae, no? The second woman. At saan natin ito mababasa? Sa Revelation 17. No, kaya nga ang title dito, The Woman in Scarlet. Ito naman, kanina nagdamit siya ng araw, ngayon iba yung kanyang kasuotan. Ating titingnan ngayon ang bawat bersikulo sa kapitulo 17 ng Apokalipsis. No, hindi natin pag-aralan ang buong kapitulo sapagkat maraming simbolo. Kinukuha ko lang dito ang simbolo ng babae sapagkat kung paano natin kilalanin ang dalawang babae sa propesya. No, ating babasahin dito sa verse 1 at saka 2. Sabi niya dito, I will show you the judgment of the great harlot. Sabi niya, ipapakita ko sa iyo, halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa dakilang patutot, no? Who sits in many waters, with whom the king of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication.
Sabi niya dito, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa dakilang patutot na with na umuupo sa maraming tubig. Ha, titingnan ninyo, isang babae umuupo ng maraming tubig. Ating ipapaliwanag dito ano ang simbolo ng tubig na inuupuan ng babae. At ang mga hari sa lupa na nakipatutot sa kanya, no, ang inhabitants of the earth were made drunk. At lahat na nananahan sa lupa na lasing sa kanyang alak sa kanyang pagpapatutot, no? Ating titingnan, ano ba ang simbolo? Dito na naman tayo, babalik tayo sa mga Bible symbols. Ang kahulugan sa nakaupo sa mga tubig, kasi ang babae nakaupo siya sa mga tubig, no? Ay ating pag-aralan, ano ba ang simbolo ng tubig? Sa nakaupo siya sa maraming tubig. At sabi niya dito, sits on many waters, ito yung kahulugan. Kung ang babae umuupo sa tubig, sabi niya, walang umuupo na hindi nagkukontrol. Kasi kung siya nakaupo sa katubigan, kinukontrol niya ang kanyang inuupuan. Ang kahulugan sa tubig, it means he controls many people. Kung itong babaeng ito na ating pinag-aralan ay iglesia na patutot, no? Opposite siya sa chapter 12, anong iglesia ngayon na umuupo sa maraming mga tubig o tao? Kaya nga, nagkukontrol buong mundo na kinukontrol ng simbahang ito, kinukontrol ng iglesia ito ang mga tao sa maraming mga bansa. No? Ating titingnan, ano ba ang simbolo ng tubig? Kasi na umuupo siya sa tubig. At sinasabi niya sa akin ang tubig na iyong nakita. Mababasa natin yan, Revelation 17:15. Ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot kasi umuupo siya sa tubig. Ano yung mga tubig na kanyang inuupuan? Ay ang mga bayan, mga karamihan ng mga bansa, at mga wika. No? Kaya nga, sa hindi mahirap pag-aralan natin ang dalawang babae sapagkat kung ano ang kanyang description, pag-aralan lang natin ang simbolo sa mga talata, ating maintindihan. Kung ibig sabihin, kung siya umuupo sa tubig, nakaupo siya sa karamihan ng mga tao, siya ang nag-control, no? Sa tubig, sa maraming mga tao, no? Ang tubig na iyong nakita, kinuupuan ng patutot ay ang bayan, karamihan ng mga bansa at mga wika. So itong patutot na ito ay ang mga bayan, karamihan ng mga bansa worldwide ay nakaupo siya sa tubig. Ha? Nakaupo siya sa maraming mga tao. Ating titingnan yung Tagalog na version. Sabi niya dito, dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumaparito ka. Ipakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Kasi yung patutot na babae, nakaupo siya sa maraming tubig. Ibang description sa unang babae, nakatayo siya sa buwan. Pero itong babaeng ito, nakaupo sa tubig. No? Ang ating natutunan kanina, yung tubig, maraming mga tao, bansa at mga wika. At dito, siyang pinakikiapiran ng mga hari sa lupa. Kasi harlot siya. Tandaan natin, itong babaeng ito, siya po'y babaeng harlot. Siya po'y babaeng patutot. No? At ang lahat na mga hari sa kanya nakikiapid. At ang mga nananahan sa lupa nalalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Napapansin ninyo, kung nalalasing ang mga tao ng alak, mayroon siyang dalang alak. No? Kaya nga ating tinitingnan, nakikita ninyo itong babae, ano yung kanyang hawak. Mayroon siyang cup of wine. No? Ating pag-aralan mamaya, sa Biblia, ano ba ang kahulugan sa kupa ng bino na hawak ng babaeng ito? No? Sabi niya dito, pero nang tinitingnan niya sa verse 3, no? I saw a woman sitting on the scarlet beast. Nang sinasabi ng anghel, halika, tingnan mo. Nang tinignan niya, ay iba ang nakikita ni Apostol Juan. No? When I saw, I saw a woman sitting on the scarlet beast,
which was full of name of blasphemy, that has 7 heads and 10 horns. No? Hindi lang nakasama yung 7 ulo at 10 sungay dyan. No, napapansin ninyo dito, itong babae na nakaupo sa hayop. No? Sapagkat ang hayop, pag mabanggit ang Biblia ng hayop, alam ninyo yan sa ating mga pagtuturo, ay ang hayop bansa. No? Alam ninyo, ano bang iglesia na nagkukontrol sa mga bansa? No? Na nakikialam sa gobyerno, no other than the Vatican City of Rome. No? Kaya nga, ang dalawang malaking iglesia, ang isang iglesia nagmula sa Israel, ang isang iglesia na patutot nagmula siya sa Roma. No? Kaya nga, iba yung kanyang nakaupo siya sa hayop. Ang hayop ng Revelation 13, ito din ang hayop na sinasakyan niya. No? Sapagkat siya din ang nag-control sa estado ng Vatican. Now dito tayo, sitting the beast, o ang pag-upo sa hayop ay nangangahulugan ito ng means controls the civil power. No? Kinukontrol niya ang civil power sapagkat ang hayop, ito po yung civil power. No? Kaya ating titingnan natin, ating pag-aralan itong hawak ng babae. Ito yung babaeng patutot na ating nakikita sa 17. At ito yung dalawang babae na magkakaiba. Alam niyo sa totoo lang, kung hindi mo tatanggapin ang babae sa chapter 12, ang babaeng ito ang tinatanggap mo. No? Kaya nga ating pag-aralan ito ng malinaw sapagkat sa buhay na ito, there is no neutral ground. Wala kang ayawan mo ang both party sapagkat dalawa lang ang iyong pagpipilian sa dalawang babae. Now, the woman was arrayed, sa versikulo 4, the woman was arrayed in purple and scarlet. No, kulay obi at kulay pula ang kanyang kasuotan. No, ito yung paborito niyang damit. No, adorned with gold and precious stones and pearl, having her hand a golden cup full of abomination and filthiness of her fornication. No, mapapansin ninyo ay mayroon siyang hawak ng kupa at puno ito ng abomination and filthiness. No? Ay karumihan at sa kanyang pakikiapid. Susubukan nating ating pag-aralan ngayong gabi, ano ang itong ibig sabihin ng itong isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam at mga bagay na marumi sa kanyang pakikiapid. Ating pag-aralan ngayong gabi ang saro na hawak niya. Importante itong matutunan natin sapagkat sa marami out of 3,000 religion, nalasing na pala niya. No? Mga tao sa buong sanlibutan nalalasing ng kanyang alak. No? Ano bang ibig sabihin ng wine? No? Ang itong babaeng ito may hawak siyang alak. At alam ninyo, yung wine, a cup of wine na hawak-hawak nitong babaeng ito, it is the symbol of false teaching or false doctrine. No? Ito yung maling doktrina o maling turo na kanyang binibigay sa buong sanlibutan. Kaya nga nakaupo siya sa maraming mga tao kasi ang babaeng ito isang iglesia, malaking iglesia ito sa buong mundo. No? At ito yung kanyang mga doktrina ito na hawak niya at nalalasing niya ang mga tao sa buong mundo. No? Kaya nga ang mga tao nalalasing, ang anong ibig sabihin ng nalasing, they were deceived. No? Kaya ating uulitin yung 17, pumarito ka, ipakita ako sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig na siyang pinakiapiran ng mga hari, nakikiapid ang mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa nalasing sa kanya alak ng kanyang pakikiapid. Mapapansin ninyo, nananahan sa lupa. Ikaw at ako, nananahan tayo dito sa lupa. Kaya natin pag-aralan ito sapagkat marami ang nilalasing sa babaeng ito. Kaya ating titingnan ngayon, babalikan natin yung symbolism, naintindihan na ninyo ito. Kapag ang babae magbabanggit ng, kapag ang Biblia magbabanggit ng babae, ito po referring the church.
No? Kapag mag-harlot woman, ito po'y tinutukoy na false church. No? Kapag ang pure woman, ito po pure church. Ang water at saka dagat, ito po'y mga tao na inuupuan ng babae. At ang mga hari sa lupa, ito yung mga political leaders. At ang maraming nananahan na lalasing, sila po'y nadideceive. Ang bino, ito po'y mga false teaching ng iglesia. No? Ating nakikita na ang daladala nitong iglesia nito, yung kupa. Lahat, ano siya? Harlot, nakikiapid siya sa lahat ng mga hari. Kasi, why? Because she is trying to control the nation of the world. Nakasakay siya sa hayop. He is trying to control the civil power. Tatanungin ko kayo, ano bang iglesia ngayon sa kasalukuyan ang nakikialam sa batas ng gobyerno? Mayroon ba kayong kilalang simbahan na nakikialam sa batas ng gobyerno? At bakit ito ginagawa ito nila? Sapagkat ito yung ating pinag-aralan ngayong gabi, na ito yung iglesia na nakaupo sa hayop na mapula. No, nakikita ninyo? Paano pinakilala siya ng Biblia ang madali nating maintindihan? At kung ating titingnan sa ating contemporary time, sa kapanahunan natin ngayon, sino anong simbahan ang nakikialam sa galaw ng gobyerno? No? Mayroong mga batas na pinuporma ang ating Senado, sinong nagwiwilga sa kalsada ang simbahan? Sapagkat nakikialam siya palagi. Ha? Kasi he is trying to control, umupo siya sa tubig at umupo siya sa hayop. Sa Biblia, ang ating pag-aralan, ang kupa, yung cup. Dalawang, mayroong kupa para sa bayan ng Diyos. Kung ating babasahin itong aklat ng mga awit, 116, verse 13, ay kupa yan, ang binabanggit yan ay kupa ng kaligtasan. No? Pero ang kupa na hawak ng babae sa Revelation 14:7, no? Sa Revelation 17, ang kupa niyan ay hindi yan kupa ng kaligtasan, kundi ay wine o Babylon. Kaya nakakalasing ang wine ng Babylon at doktrina yan sa simbahan. Sabi niya, kaya nga itong dalawang magkakaibang sistema ng religion ay nagkabanggaan yan. No? Kaya nga sa kapanahunang ito, dalawang mga katuruan na nagbabanggaan ang tunay na iglesia at ang iglesyang patutot, no? Ang iglesyang malhuwad. No, ating pag-aralan ngayong gabi, the wine cup of Babylon. Ano ba itong wine cup of Babylon? Ano ba ang doktrina na mayroon ang iglesyang ito? Kung ating pag-aralan ng malinaw, kung nagbabasa kayo ng Biblia, no? Hindi ko alam kung alam ninyo ang doktrina ng babaeng ito. Ang babae, ang Catholic Church of Rome, at siya yung nagtuturo sa immortality of the soul. At alam ninyo yung kanyang doktrina sa immortality of the soul. Tinanggap ito ng lahat na ka-protestantismo sa buong mundo, at ang nag-origin sa immortality of the soul ay ang Catholicism. Ang simbahang Katoliko, siya ang nagtuturo na kapag mamatay ang tao, hindi mamatay ang kaluluwa. At siguro, ini-invite ko kayo na panoorin ninyo yung aking video patungkol sa kalagayan ng patay o imperno, sapagkat inyong maunawaan ang kalagayan ng patay sa turo naming mga Seventh-day Adventists. Ito yun, ang turo niyang immortality of the soul ay tinatanggap ng lahat ng mga simbahan. Ang ating 3,000 Christian religion, tinatanggap nila ang turo sa immortality of the soul. Kaya nga ang lahat ng mga tao na nananahan sa lupa, nalalasing. Kasi ito yung maling turo na hindi ito suportado ng Biblia, na hindi mo mapapatunayan na ang immortality of the soul ay biblical. Pangalawang turo sa simbahang ito, tinuturo niyan yung Sunday sacredness, no? Na ang linggo, ang araw ng linggo ay banal. Babasahin ninyo, it's a challenge ko kayo. Babasahin ninyo sa Biblia kung mayroon kayong mababasa isang talata
na ang araw ng Linggo ay pinabanal at pinalitan niya ang araw ng Sabat. Kung susundin ninyo ang utos ng Diyos ikapitong araw, at ang araw ng pagsamba na hinihingi ng Panginoon ay ang ikapitong araw, at yun yung araw ng Sabado. Pero ang simbahang ito, tinuturo niya na ang pagsamba ay araw ng Linggo, at tingnan ninyo ang ginagawa ng buong sanlibutan ngayon. Ano ang araw ng pagsamba sa lahat ng mga relihiyon? Sa Christian religion ay sinusunod nila ang wine of the scarlet woman. No? Lahat ng mga relihiyon ngayon, ang kanilang pagsamba ay araw ng Linggo. At ang ikatatlo na doktrina ng iglesyang ito, no? Yung Catholicism, tinuturo nila yung eternal torment. Tinuturo nila yung imperno na kapag mamatay ka, susunugin ka doon magpakailan-kailanman, walang katapusan, sapagkat sila'y immortal. That is a false teaching from this church. No? Ito yung maling turo na tinatanggap ng maraming relihiyon sa buong mundo at nalalasing sila sa doktrina ng iglesyang ito. At pang-apat, tinuturo nila all unclean food are clean. No? At alam ninyo, lahat ng mga turong ito, nag-umpisa ito sa Garden ng Eden. Yung immortality of the soul, sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain sa puno ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti't masama, sapagkat sa araw na kakain kayo, kayo'y mamamatay. Pero ang sabi ni ng ahas, sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Sapagkat ang turo ni Satanas from the very beginning sa Garden of Eden, tinuturo ni Satanas yung immortality of the soul. Ang iglesyang ito ang nagtuturo at ang origin nito sa Garden of Eden, that is the voice of snake, no? Ang ahas ito ng serpente na kausap ni Eva. Ang ahas ang nagtuturo sa immortality of the soul. Ang sabi ng Panginoon, sa araw na sila'y kakain, sila'y mamamatay. Pero ang turo, hindi kayo mamamatay. Na mapapansin ninyo, sa creation ng Panginoon, Sabat ang kanyang itinatag, binasbasan, nagpahinga at ginawa niyang banal, pero pinalitan nila sa araw ng Linggo. No? Ang eternal torment, ito po'y hindi katotohanan. Mayroon pa silang tinatawag na purgatorio. Yung turo na yan ay non-biblical. Hindi yon mapapatunayan ang purgatorio at wala kang mababasa sa Biblia. Ito yung all unclean food are clean. Doon din yan nag-umpisa sa Garden ng Eden. At nag-umpisa ang nakipag-usap ang ahas sa babae. Sinasabi ba ng Diyos na hindi ninyo makakain ang lahat ng punong kahoy sa halamanan? Pero sabi ni Eva, hindi. Sabi niya, makakakain kami sa lahat ng punong kahoy sa halamanan maliban sa isa na nasa gitna. Ang Panginoon, sa Biblia, mayroon po siyang tinatawag na unclean na hindi dapat kainin. Yung dugo, ipinagbawal ng Panginoon na kainin. Yung taba, hindi yan niya ipapakain. Yung mayroong karumaldumal na pagkain sapagkat yun ay mga unclean. Pero ang relihiyon na ito, tinuturo nila na ang lahat ng mga marumi ay malinis na. No? Ito yung mga turo nila na ang lahat na teaching na ito, tinatanggap ito ng kakristyanuhan sa buong sanlibutan at ang nananahan sa lupa nalasing sa kanyang pakikiapid. No, sana ating naintindihan. At ang kanyang noo, no, yung noo niya, yung kanyang forehead, ay nasusulat ang isang pangalan sa kanyang noo. Anong pangalan ang nakasulat? Hiwaga, mystery. No? Great Babylon. No? Babylon the Great. Ina ng mga patutot. Gusto kong i-underscore, ginilagyan ko ng kulay, ina ng mga patutot. Ang dalawang babae na ating pinag-